At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Kura Burara dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Magandang araw na naman sa iyo, mga apo. Isa na namang magandang kwento ang ibabahagi ko sa iyo. Kaya dyan lang kayo, mga apo. At ikuwakwento ko na ang isang kwento ng isang batang burara. Cora, ano ba? Andito na ang school bus. Nihintay ka na. Bakit ba ang tagal mo dyan? Kura, ano ba? Kanina pa kita tinatawag eh. Bilisan mo nga dyan. Yung school bus, naghihintay na. Ang bagal mo talaga. Opo, andyan na po, inay. Aba, teka. Ano yan? Lahat yung nahulog na gamit mo sa school eh, galing lahat sa bag mo? Ah, Mami, si Yaya na pong bahala dyan. Kasi late na ako. Bye, Mami! Hoy, Cora! Ano ba? Yung baon mo, nakalimutan mo na! Sorry po talaga, Daddy. It's okay, anak. It's only an accident. Ano? Aksidente? Magkakaroon ba ng aksidente kung di dahil sa kanya? Yang anak mo, yung mga gamit niya. Nako, nakaharang sa daanan. At isa pa, anong okay? Hindi okay, no? Tingnan mo nga, kamunti ka ng mabaldado. Buti nga, ganyan lang ang inabot mo eh. Napilay ka lang. Eh, kasalanan ko naman yung nangyari. Eh, siyempre. Wala namang may gusto ng aksidente. Eh, paano kung nabagok ang ulo mo doon sa hagdanan sa pagkakahulog mo? Oh, alam mo, simpleng-simple naman yan eh, na sinasabi ko sa kanya eh. Di niya naiintindihan na dapat maingat siya sa lahat ng mga gamit niya. Lalo na sa mga gamit niya sa school. So, tingnan mo nga, nakakalat. Napakakalatera kasi. Sorry na nga po eh. Promise, di na po mauulit. Ayan, isa pa yan. Isa pa yan. Lagi na lang sinasabi na promise, di na mauulit. Pero inuulit naman. Eh, yung promise mo ba ay may mangyayari? Di ba? Wala. Alam mo, eto ah, di ko pa nasasabi sa'yo. Marami siyang winala. Di niya alam kung saan niya nilalagay. Hinaram niya ang gamit ko. O, nasaan na? Wala na. Di ko na nga nakikita ang mga inihiram niyang gamit ko eh. Isa pa to, honey, ha? Makinig ka ha. Yung CD ni Tita Fe mo, eh di ba hiniram mo yon? O, anong nangyari? Nasaan na? O, diba? Wala na. So, anong kailangan mong gawin na? Ito na naman eh. To the rescue na naman ang mangyayari nito eh. At isa pa, di pa tapos yan ha. Meron pang kadugtong yan. Alam mo ba, yung kapitbahay natin, nakalaro niya dyan sa tapat. O, makinig ka, hiniram niya yung laruan. Eh, syempre, pinahiram sa kanya. O, ngayon, anong nangyari? Nasaan na? Alam mo ba na kulang-kulang na? At ngayon, yung kapitbahay na kalaro niya, galit na sa kanya. Ah, di na sila friends. Eh, buti nga. Napakumburara mo kasi. Di ko talaga maintindihan, Kura eh. Makinig ka nga sa akin. Yung sinasabi ko sa iyo araw-araw, simple lang.
na maging malinis ka lang at masinop sa mga gamit mo. Ay naku, paulit-ulit eh. Pero kahit araw-araw na sinasabihan kita, hindi dyan tumatatak sa utak mo, ha? Simpleng-simple lang naman ang sinasabi ko sa'yo eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Yaya! Bakit, Cora? May sasabihin ka? Ay, Yaya, kailangan ko ng needles at mga tela na luma. At lagyan mo ng kunay. Ano ba yun? Yung sinulid. Ay, okay. Ag-uutos ka sa akin. Wala bang kiss? Mamaya na. Pag andyan na yung pinapakuha ko sa'yo, dalihan mo. O sige, sandali lang. Ito na. Ito na yung sinasabi mo. Ito, wala bang thank you man lang dyan? Ay, thank you, Yaya. Mag-ingat ka ha. Baka masugatan ka dyan. Ha? Pag tapos ka na dyan, isauli mo para hindi mawala. At isa pa ha, huwag kang magkakalat. Madani ka ng kalat. Opo, Yaya. Sige, iwanan muna kita dito. May gagawin pa ako sa kusina. Ay, may tumatawag. Sino kaya ito? Kinagawa ko eh. Ay, sagutin ko na nga. Hello? Marie, ikaw pala. Oo, ginagawa ko na yung project ko eh. Talaga? Oo, di maganda yun. Grabe talaga. Ay, nako. Makaupo na nga dito. Aray! Aray ko! Sakit ng puwit ko! Aray ko! Teka, huwag kang magalaw. Dahan-dahan lang. San bang banda ang natusok? Dito! Aray ko! Masakit! Natusok ng tamtags! Aray ko! Ayan. Dahan-dahan. Gagamutin ko. Ito kasing batang ito eh! Aray ko nabahan! Kasalanan mo ito eh! Ang daming perwisyong ginagawa ng batang ito! Di ka na nga talaga matututo ha! Aray ko, ano ba? Kailan ka ba matututo na mag-iingat ng mga gamit mo? Sandali lang naman po ako umalis. Tsaka akala ko po, hindi po kayo po dun eh. Akala ko po, nakita niyo yung ginagawa ko. Oo nga naman, Mami. Bakit kasi di mo tinitingnan ang inuupan mo? Kaya lumalaki ang ulo niyan kasi kinakampihan mo sa mali niya. Sino ba naman ang di magtitiwala eh? Sufayan eh. Sige nga. Di ba upuan yan? Bakit may karayom at tamtags? Sige nga. Sino ba naman ang mag-iisip na magkakaroon mga bagay na yan sa upuan na yan? Gumagawa kasi ng homework itong anak mo. Homework. Kaya nga may sarili siyang kwarto eh para dyan, hindi sa sala. Pagpasensyahan mo na, honey. Bata naman yan. Sige! Kampihan mo yan. Nako, maha-high blood talaga ako sa batag yan. Nako, ang sarap, Tirisen. Aray ko. Nako, ang tandaan mo to, ha? Ang mga bagay na di mo alam gamitin, ay huwag mong pakialaman! Muna? Yaya,
Asan yung ibang party nito? Ewan ko sa'yo. Ikaw lang naman naglalaro dyan eh. Bakit sa akin mo haanapin? Bakit nga nawawala? Dati lima ito, ngayon apat na lang. Ay, abay, malay ko dyan! Saan mo ba iniligay? Kasi kung saan-saan mo kasi inilalagay yung mga gamit mo, hindi mo alam kung saan mo nilalapag. Andito lang yun eh. Di yun mawawala. Sandali, saan mo ba talaga inilagay? Bakit tanong ka ng tanong? Nandito lang yun, Yaya. Kung yan mo lang nilagay, di andyan lang sana. Eh, alam mo, hindi mo man lang inayos at di mo binalik sa dating lagayan niya. Kaya ganyan, hanap ka ng hanap. Ay, naku naman, Yaya. Pati ba naman ikaw nagsisermon? Kasi naman, yung ugali mo, kung saan-saan mo nilalagay ang mga gamit mo. Kalat ka ng kalat. O, tingnan mo yung sahig. Ang daming mga laruan. O, sige nga. Inaayos ko, kinakalat mo naman. Eh, ngayon, hahanapin mo yung mga gamit mo. Uy, naku. Di ko na mainom gatos na yan. Busog na ako sa sermon. Sermon ng sermon. Masakit na sa tengang sermon. Ay, naku. Hindi mo iinumin ito? Ako ang iinom. Ah, basta, yung mga gamit mo sa school, ha? Ayusin mo. Baka bukas, nagmamadali ka na naman. Ay, aba, Cora, itong project na ito. Ganito na lang ba ito? Ay, naku naman itong batang ito. Napakaburara. Ay, talaga, oo. Ay, kung hindi ko naman pakikialaman ang gamit mo, eh, pag nawala, sa akin mo naman hahanapin. Ay, bahala ka nang maglipit dyan. Madami akong trabaho. Yaya? Yaya? Asan na ba yung ginawa ko dito? Asan na ba yun? Ano naman yung hinahanap ko sa akin? Yaya, nakita mo ba yung project ko? Ay, abay, project mo na naman ang hinahanap mo. Hindi ko nakita. Kung nakita ko, yan nakakalat, eh alam ko kung saan ko ilalagay. Eh, hahanapin mo sa akin eh, kaya tatago ko. Yung mga bagay dito, eh, tapos katabi ko ang mga flowers na may ribbon eh. Abay, katabi mo di. Sana nakita mo na yan. Eh, sinabihan na kita. Ano, nasaan ng mga hinahanap mo? Kaya nga, naghahanap ako kasi wala nga dito eh, di ba? Ay, naku. Hindi ko nga alam. Sinabihan na kita kagabi, hindi ba? Ay, naku. Tama na yung satsat mo, Yaya. Tulungan mo na akong maganap. Kailangan ko naman yun. Doon sa school, project po namin yun. Isa mo talaga inilagay! Burara ka kasing bata ka, kaya yan, nawawala lahat ng mga gamit mo. Ay. Eh, sana ilagay mo na lang sa cabinet. Ay, kanina ko pa nga rin hinahanap eh. Baka naman, isiningit-singit mo dyan kung saan-saan. Ha? Ay, nako! Ay, hindi! Hindi ko isiningit-singit yun. Basta, bahala ka na maghanap. Ikaw talagang bata ka. Napakaburara mo! Madam Madraga? Maganda ho ba? Ay, naku, maganda. Alam ko kung saan mo yan kinuha. Ninakaw mo yan, ano, Kokang? Kokang, masama ang magnakaw. Mama Draga, napulot ko yan. Nakakalat kasi. Di ibig sabihin, tinapon na nila. Di na nila ginagamit. Kaya pinulot ko. Kaya akin na lang. Oo, ang ibig sabihin nun, lumabas ka. Kokang,
ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ha? Huwag kang lalabas, ha? Bawal yon. Delikado! Baka mapatay ka. Bakit? Gusto mo bang may masamang mangyari sa'yo, ha? O tignan mo si papa mo at ang kuya mo. Napagdiskitahan ng pusa. Kaya yun, hindi na nakabalik. Kokang, dadawalawa na lang tayo dito. Kaya pwede ba? Huwag matigas ang ulo. Nag-iingat po ako. Tsaka isa pa po, wala po silang pusa. Eh, kahit wala silang pusa, eh, yung mga tao masasama. Wala na po. Kasi gabi na po eh. Tulog na po sila. Ay, naku, Kokang. Lagi na lang may dahilan ka. Basta, pakinggan mo naman ako. Bawal ang lumabas. Delikado ang buhay mo. Dito ka lang sa loob ng bahay, ha? O sige, magluluto na ako. Ha? Huh? Ang ganda nitong napulot ko. Ang dami. Lahat ng nandoon na pwede kong kunin ay kinuha ko. Total, nakakalat naman. Di nila gusto na gamitin. Di, kinuha ko na lang. Class, opo. Put down all your projects at iche-check ko. Opo. Wow! Ang galing naman nito. Ang ganda. Very good. Oh, Cora, nasaan ang projects mo? Ano nangyari sa'yo? Kasi po, di ko na pa natapos eh. Okay. Ilabas mo ang mga materials at ipakita mo sa akin kung paano mo ginagawa ang mga projects mo. Ah? Wala po. Ha? Anong wala? Kasi po di ko kasi nadala ang ibang materials. Anong hindi mo nadala? Anong gagawin mo habang yung mga kaklase mo naman may ginagawa? Hay naku, Cora. Alam mo naman sa lahat ng ayoko, yung tatamad-tamad. Alam mo, time is gold for me. Hindi bali po. Babawi na lang po ako sa susunod, Ma. That's not good enough, Cora. Ang gusto ko lang naman, yung nakikita kang may project na ipapakita sa akin. Halika dito at bibigyan kita ng extra. Yung mga naiwan mo mga files, mga flowers sa bahay ninyo, isauli mo sa akin bukas, ha? O ito, bibigyan kita. Ano kaya ang mangyayari sa buhay ni Cora? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Cora Burara, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.